mga chong, it's your boy Brian Ucho. Muli nagbabalik with another vlog mga chong. So, what's up? Flex ko lang mga chong yung aking steel side mirror. Napakangas. Actually, hindi man natin siya ginagamit. So, yan. Again, since di tayo nag sa side mirror, lagi namang nakataas. So, yan. Bumili ako ng ganyang side mirror. Mas gusto ko kasi yan kaysa dun sa ZX 10R side mirror, yung malaki. Tapos to, medyo mas maporma siya. So yan mga chong, aking sorry R15 V3 2019 year model mga chong. Kung makikita nyo, medyo madumi siya. Sobrang dumi pala niya. Nilinis ko to. Linis ko siya mga chong. Yung linis na linis lang na may masabing malinis. So yan, ang aking R15 V3. Yeah. So mga chong, ang topic natin for today's video, no? Is etong mismong R15 natin. Long-term review na naman ulit mga chong. Last year, ginawa ko na ulit to ng review for 2 years of usage naman. 2 years of ownership. Ngayon, magpo 4 years na sa atin tong R15 V3 natin mga chong. And bibigyan ko na kayo ng update regarding, no? Kamusta na ba? Kamusta ba ang paggamit ng R15 in a long-term use? So, syempre mga chong, hindi ako magpapabias and yung sasabihin ko is based lamang sa aking experience as a R15 V3 owner. Uy, meron ng mga tao dito sa favorite spot ko ha. Hindi na tayo makapag-picture-picture ha. By the way mga chong, sabihin ko rin sa inyo mga chong kung ano na yung mga napalitan ko dito. Kung ano yung mga upgrades and modification na ginawa natin sa kanya. So far naman, wala pa naman tayong binabago sa kanyang makina. As is pa rin, stock yung makina niya. Hindi natin siya pinagalaw. Hindi natin siya pinakargahan. So yan. So yan, makikita nyo mga chong, nilagay ko tong fender niya. Para, kasi tagulan nga na naman. Parang hindi tayo nababatukan at hindi tayo nakukurot ni Commander. Kasi mga chong, kapag nakatail tayo di ako, kawawa talaga yung OBR ko. Which is, hindi naman dapat hindi naman dapat nila nagsasuffer. So ayan, ilagay ko na kahit sa pogi pa rin naman siya. Pero syempre, mas gusto natin sana kung natanggal to. Kaya hindi ko binibenta to mga chong, hindi ko winawala. Gumagana pa rin yan. Ayan o, magana pa rin yan mga chong. Working properly. And then at the same time, wala pa rin tayong plaka. Magpo 4 years na, tingnan mo yung plaka ko. Wasak-wasak. And then mga chong, ayan, stock yung pipe. Kalgal lang, nakakalgal. Tapos, ayan, naka-lowered yung harapan. And then ayan, naka-steel side mirror nga. Tapos naka R6 mask. And then meron tayo ditong racer mga chong, para mas maging aggressive yung riding posture natin. Mas maging sub-sub yung itsura natin mga chong. And then ayan mga chong, kung nakikita nyo, iba na yung kulay ng gulong niya. So ayan, Bikimoto paint mga chong, fluorescent yellow. And then itong pintura niya mga chong, hindi na to yung stock na black ng R15 V3. Prismatic black. So kapag naarawan siya, nag-iiba yung kulay niya, parang may mga glitters and rainbow. So yan mga chong, meron tayo ditong lagayan ng camera. Para pag trip nyo makita yung kapugian ko, lalagay natin yung camera dito. Sabihin nyo lang, pag trip nyo makita yung kapugian ko, lalagay natin yan. Tapos to, naglagay lang tayo nito para if ever na gusto natin ilagay siya sa gitna. Yan. Itong wind visor natin, windshield natin, hindi pa natin pinapalitan. Assist pa rin. So nag-isip ako kung anong klaseng visor or windshield ang ilalagay natin. Tapos yan, naka-drop lang ng konti. Nasabi ko na ba yun? Makikita nyo mga chong, parang medyo kupas-kupas na yung tulad na ito, kupas-kupas na. Ito mga chong, yan o, nagkukupas na rin tong nasa gilid niya. So may mga konting gasgas lang, normal lang naman. And then yung upuan ko mga chong, ayan, parang nagkakrak-krak na din. Pero gamit na gamit naman tong R15 natin mga chong. So kung ito, MotoWolf version 2 na cellphone holder. Kung check natin yung ano niya, na lang tinakbo na ito, 33,559. So gamit na gamit siya mga chong. Yan, 38 kilometers yung fuel ano niya. Hindi ko na masyadong tinitignan yung ano nito, kung gano'n siya atipid sa gas mga chong. Basta gamit lang ng gamit, in-enjoy ko lang yung pagmumotor. Yun naman ang mas mahalaga doon. Sa tipid na tipid naman to sa gas. As hanggang ngayon mga chong, ayan, consumption niya 36, 37, 38. Okay na ako doon, masaya na ako doon. Then 11 liters, hindi ko na siya laging pinupultang kasi hindi ko naman siya nagagamit, minsanan lang. Tapos ito mga chong, kung makikita nyo, diba nagbaba ako na ito, hindi ko in-adjust tong
lever niya nung binaba ko to. Kaya imbis na nakaganon ako, nakaganon yung kamay ko. Ito niya ngayon. Yeah. Ayan o, pantay na. Dati nakaganon. So mabilis mangawit yung kamay ko dahil dun sa lever. So ngayon, niyuko natin yung lever na kaganon para pantay na, tignan nyo. Dati na ganun, dati na ganyan siya. Ngayon na ganito na. So hindi na masyadong nangangawit agad na ganun yung aking mga palad. Ayan mga tiyong, yung normal na magiging issue niya lang talaga. Siyempre yan, ito, nagfe-fade na yung mga color black. Ayan, nagfe-fade, nagiging kulay green na. Though, kaya namang gawin ng paraan yan, pwede namang palitan yan mga chong. So far na wala naman akong binabago dito, makina as is. So wala pa masyadong ginagalaw sa makina nito mga chong. Hindi pa ako nagkaroon ng major problem sa makina niya. Kahit na daily use natin siya dati, ngayon work from home na tayo kasi. Siguro kung pinang daily use ko pa rin to pampasok, nasa 40k na rin ang odometer nito. Pero yun nga, dahil work from home tayo, hindi natin siya masyadong nagagamit. So far, so good. Itong gulong ko, Rosso Sports. Tagal na rin nito, siguro nasa 10,000 na rin yung tinakbo nito. Itong gulong na to, mga chong, Rosso Sports. 150, 170, tapos sa unahan, 110, 70. Ayan. Dito sa unahan, maapal na maapal pa. Dito sa likod, siguro pwede pa, kung hindi mo naman ipambabakbak sa marilaki mga chong. Goods na goods pa yung likod. Okay din ha, maganda rin ha. Kala ko mabilis maubos kasi, di ba ang Rosso Sports is hybrid pa, kumbaga. Ayan o, nagkukupas-kupas na ito, pintura na lang to. Pintura na lang to mga chong, kaya nagkukupas-kupas na siyang ganyan. Tapos, yung ignition nyo, igni na lang, hindi na ignition, igni. Ito talaga yung pinagusto dyan eh o. Ayan o. So yung nga, angat nga natin ngayon. Ayan, angat natin siya ngayon mga chong, para makita nyo lang na maganda yung ano, yung stealth side mirror. So yan ang itsura ng aking R15 V3. As is pa din naman ngayon, and wala naman tayo masyadong binago sa kanya. Siguro ang next na gagawin ko na lang dito, siguro ito lang yung visor natin, yung sa stock, ay yung sa pipe. Ayoko na, goods na yan, goods na ako dyan sa pipe na yan. Ayoko na mag aftermarket. All goods naman ako sa alkal pipe. Since napag-usapan na natin yung aesthetics niya, para sa akin mga chong ha, ito ha, no, ano to, real talk. For me, ano pa rin, head turner pa rin itong R15 V3 natin, itong si Sungit. Talagang hindi ako pinapayaan ito pag gusto ko talagang pumorma sa kalsada yan. Hindi pa rin talaga nawawala yung pagiging head turner niya. Marami pa rin nagtatanong kung ilang cc ba ito kapag sinasabi kong 150cc, hindi sila agad naniniwala. Kala nila 400, eh may mga nagpapabomba pa dito sa R15 natin, mga nagpapabomba. Akala nila tunog big bike, pero okay lang diba? So pinagbibigyan natin, pinapasagad natin yung ano, yung pagbomba para maramdaman nila yung ano, R15 V3 natin. So pogi-pogi pa rin siya mga chong. And yun pala, hindi ko pa nalalagay yung ano ko dito, lever guard. Kasi parang may problema, hindi siya mag-fit. So kakabit natin ulit mga chong, susubukan ulit natin ilagay para, di ba, magkaroon ng konting angas ulit. Madagdagan ng kaangasan pa. Hindi ko alam mga chong kung nakakailan, kung nakapag-change oil, kung kailangan ko na ba mag-change oil dito, hindi ko na nabilang. Pero alam ko kailangan ko na to i-change oil kasi all 2 months na rin nung huli ako nag-change oil. Dahil di ko naman siya masyadong nagagamit nga. Kaya kapag umaalis lang talaga ako, ayun, doon siya nagagamit. Sa performance naman nito mga chong, ganun pa rin naman, goods na goods pa rin naman. Nandun pa rin yung hatak, nandun pa rin yung top speed. Sa top speed nito mga chong, ang pinakahuli kong na-try o nasubukan na top speed dito is 140. 140 ata sa 5th gear pa lang ha. Hindi ko nakasikaya, parang kinakabahan na ako pag lumalagpas ng 130 yan. Kinakabahan na ako. Though open naman yung kalsada and maliwanag naman nun mga panahon na yun na sinubukan ko ulit. So wag nyo na lang akong gayahin. Gusto ko siya lagyan ng winglet dun sa unahan, yung parang nakanguso dun sa ano, sa ilalim ng headlight. Kaya lang kapag naglagay kasi ako nun, kapag nahamsa ko, baka mabasag yung ano, back fender ko sa unahan, yung tapalodo ko sa unahan kasi tatama na yun eh. So kaya yun din ang reason kaya di ako naglalagay, kasi naka-lowered ako. Pero siguro kapag binalik ko to sa stock na height, kapag inangat ko siya ulit, siguro pwede nating lagyan nun.
Para di ba dagdag ano lang, dagdag pogi lang. Gusto ko sana gawin dito dati mga yung ano, tanggalan siya ng side mirror. Kaya lang natatakot ako eh. Hindi naman ako ganoon kalas yung loob ko mga yung para diba, gawin yon. Ito nga bawal na to mga yung actually. Kasi tingnan mo, dalawang daliri lang yung kasya dito. Kita ba? Ayan, dalawang daliri lang yung gumagalaw pa siya. Hindi nahigpitan. Dalawang daliri lang yung kasya dito. Kaya bawal yan actually. Yan, napakaganda ng kalsada namin dito mga sir. Ayan o. Dito yung ganda ng view. Tapos di pala ako nag-record no. GG. Ayan mga chong, ganda ng view dito. Kaso mukhang masama na naman ng panahon. Mukhang aabutan na naman kami ng ulan ni Commander ah. Oh, sobrang dilim din oh. Bahala na, magpapauro na lang ulit kami. So far so good ang R15. Kung nagbabala kayo na bumili ng R15 V3 na second hand, syempre, ang hahanapin nyo mga chong, depende yan sa magiging budget nyo. May makakuha na kayong R15 V3 siguro mga 90k. Ayan, siguro yung mga ano lang, yung mga as is lang, and then matataas na yung auto. Hindi kasi natin masasabi mga chong kung ano yung issue nun. Pero kung gusto nyo medyo ano, medyo sariwa, eh dagdagan nyo yung budget nyo, gawin mga 110, 115, ganyan. Para makakuha talaga yung medyo mababa pa yung auto, medyo sariwa pa talaga. Sa akin ko ibibenta ko to siguro mga 100 na to. 100 na lang to. Yan ang tamang pagmamotor mga tiyong walang helmet. Puso yan dito sa Binangonan sir. Magmotor. Oy. Mo-overtake ka pa. Daily use, daily pogi pa rin ang ating R15 mga tiyong. Hindi lang natin siya nagagamit araw-araw. Pero once na ginagamit ko siya, yun pa rin, nandun pa rin yung ano ko, yung gigil ko sa kanya. Yung sarap na, yung sarap niyang gamitin kasi diba, pogi talaga eh. As in, mapapatingin talaga yung mga tao sa'yo kapag nakita nila to. Hindi nga lang dun sa tunog. Pero, diba, dun naman sa itsura, panalong-panalo ka mga chong. Kaya kung bibili ka nito ng R15 V3, hindi pa rin siya lumang tingnan. Hindi pa rin siya out of the vision na parmahan kasi talagang pogi pa rin ang R15 V3. Though, lumabas na yung R15M, wala naman silang pinagkaiba. Pagdating sa specs no, may mga added features lang si R15M, and then ang advancement lang talaga ni R15, meron siyang traction control saka